Question, ano ang gagawin sa member na nagkaroon ng relasyon sa isang elder na may asawa? Ito po again ay kay Brother Ronald Flores. So, tingnan po natin mga kapatid. So, bago po tayo pumalaot, ay mayroon po tayo again clarifying question. So, ito po ay may kinalaman of course sa tinatawag po nating counseling dahil ito po ay sabihin natin na problem sa relationship. So, clarifying question again, ano po ba ang objective ng counseling? Kasi ito ay may kinalaman sa counseling bago tayo pumalaot dahil in our time today, marami ang may mga nagkakaproblema, nasasangkot sa problema kapag hindi po natatama or naitatama yung procedure ng tinatawag nating counseling, hindi po nagka-come up ng magandang resulta ang counseling mga kapatid. Basa po tayo, again, ano po yung objective ng counseling? Ito po ang sabi ng Galatians 6:1. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan na inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. So mga kapatid, malinaw na the ultimate objective of counseling ay yung ma-restore ang sabi natin ang taong nagkasala, mga kapatid. At ito po mga kapatid, ang counseling objective, mga ilang palaala lang po ito. Counseling objective is to relieve his or her life. Number 2, to release his or her life. And then number 3, to reconcile his or her life. And then number 4, to reform his or her life. And then number 5, to reestablish his or her life. And then number 7, to restart his or her life. And last, to restore his or her life. So ito po ang ating objective. Pag tuwing tayo ay magka-counsel, mga kapatid, kailangan ma-relieve, kailangan ma-release, kailangan ma-reconcile, kailangan ma-reform, kailangan ma-re-establish, kailangan ma-restart, makapag-move on, and of course, para po siya ma-restore. So yun lang po ay palaala, mga kapatid, sa mga counselors po natin, para po natin ma-restore yung ating mga counselee, mga kapatid, of course. At patuloy po tayo sa ating pong pagtatalakay. Ang tanong po kasi ng ating kapatid, ano ang gagawin sa member na nagkaroon ng relasyon sa isang elder na may asawa? So, bago po tayo pumalaot, remember na ang sabi po ng 1 Corinthians 7:39, ang babaeng may asawa ay natatalian samantalang nabubuhay ang kanyang asawa. Ngunit kung patay na ang kanyang asawa, ay may kalayaan siyang makapag-asawa sa kaninumang ibig niya sa kalooban lamang ng ating Panginoon. So, brethren, malinaw naman po ang scripture na kapag tayo ay may asawa at lalong buhay pa po ang ating asawa, tayo po ay natatalian. At hindi tayo pwedeng mag-asawa ng iba. Dahil ito po ang binabanggit ng kasulatan na habang buhay ang asawa, tayo ay natatali sa kaniya. Subalit kapag patay na po yung asawang babae o asawang lalaki, sabi ni Pablo ay may kalayaan na po siyang mag-asawa basta ayon lamang sa kalooban po ng Diyos. Again, sa ating mga sumusubaybay ay kapag ang ating pong asawa ay buhay pa, natatali tayo roon mga kapatid. So in other words, hindi tayo pwedeng mag-asawa po ng iba. At dagdag pa ho natin, sa Mateo 5:31-32, ito po ang sabi ng Bible, mga kapatid. Sinabi naman, ang sinumang lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa,
ihiwalay na ang kanyang asawa ay bigyan siya, niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Gusto ko lang po basahin muli, mga kapatid. Sinabi rin naman, ang sinumang lalaki na ihiwalay na ang kanyang asawa ay bigyan niya siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Verse 32, datapwat sinasabi ko sa inyo, the Lord Jesus Christ was speaking here, na ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapid ang dahil, ay siya ang sa kaniya'y nagbibigay kadahilanan ng pangangalo niya, at ang sinumang mag-asawa sa kaniya kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalo niya. So dito sinasabi ni Jesus na kapag ka ang isang lalaki o ang isang babae ay nag-asawa sa hiwalay at mga kapatid, ay nagkakasala siya ng pangangalo niya. Dahil tulad ng sinasabi na po natin kanina, na kapag ang asawa, sabihin natin given hiwalay lang po sila, parehas pa ho buhay silang mag-asawa, hindi sila pwedeng maghanap ng panibagong asawa at hindi sila pwedeng mag-asawa, dahil pag nag-asawa sila ng iba, mga kapatid, ay magkakasala sila ng pangangalo niya. Yan po ang sinasabi dito ng scripture. At noon pa man sa Old Testament, noon pa binabanggit na bawal talaga ang pangangalo niya. Mga kapatid, ito po ang sabi ng Exodus 20:14, huwag kang mangangalo niya. Talaga naman pong noon pa in the Old Testament, tinutukoy na po ang huwag mangangalo niya. Kaya balikan po natin na biruin mo sa Bible, ang tumingin ka nga lang na may pagnanasa, hindi mo sinipingan ang isang tao, nagkasala kaya ng pangangalo niya. Ilalo na na separated lang, hiwalay lang, tapos ngayon nag-asawa ng iba, naghanap ng iba. Mga kapatid, ang Bible ay talagang malino naman na nagkakasala ng pangangalo niya. Dahil buhay pa ang iyong asawa, naghahanap ka na ng iba. Yun po ang sinasabi ng Bible. Basa po tayo sa Mateo 5:27 and 28. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalo niya, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Ilalo na po mga kapatid yung talagang nagsama, ito tumingin lang, nangangalo niya ka na eh. Pero lalo na po mga kapatid kapag nagsama, nag-live-in, dahil lalo na kapag kasal po yung babae, talagang hindi sila pwede makapagpakasal. Sa ating panahon ngayon, marami pong mga ganung pong sitwasyon, mga kapatid, na hiwalay sa asawa, kasal sa una, kaya nag-asawa ng iba, hindi sila makasal-kasal. Kasi, siyempre, kahit po ang batas ng ating bansa, hindi po magpapahintulot na ikasal uli ang isang kasal na. So, ganito po ang sinasabi din po ng Biblia. Huwag mangangalo niya, dahil kapag nag-asawa ka, nang may asawa at buhay pang asawa, hindi pakalag, of course, nagkakasala tayo ng pangangalo niya. At sa 1 Timothy 3:2, ito naman po ang wika ng Biblia, datapwat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagtuturo. Kasi ang banggit po ng tanong, isang member nag-asawa sa isang elder, aba kung tayo naman ay elder, mga kapatid, wag po tayong, may qualification po tayo na ang isang elder or isang pastor ay dapat asawa ng isa lamang babae. Kasi mga kapatid, mahalaga po yan. Baka naman ang elder may asawa tapos nag-asawa ng iba, hindi ho natin na-fulfill ang qualification sa atin bilang mga elder. Balikan po natin ang tanong uli ng ating kapatid na si Brother Ronald Flores, brethren. Ito po uli ang kanyang tanong para po sa ating mga sumusubaybay. Ano ang gagawin sa member na nagkaroon ng relasyon sa isang elder
na may asawa. So, kanina, tinalakay na po natin yung objective ng counseling, tapos tininan po natin kung kailan nang nangyayari yung tinatawag nating adultery. So, I have explained that. Ngayon, ano ang procedure if ever na mayroon po talagang nagkaroon ng ganitong relasyon? So, pupunta po tayo sa tinatawag po nating procedure. Kaya, ang ating clarifying question, ano po ba ang tamang procedure ng pagka-counsel? So, yun po, dahil kailangan natin sila makakounselan, of course. Ito po ang sabi ng Bible sa Mateo 18:15 hanggang 17, Brethren in Christ. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, kasi member ng church, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. One-on-one. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Verse 16. Datapwat, kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. Verse 17, at kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Mga kapatid, kung ating pong ito po ay pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito ating pong makikita ang procedure sa mga taong nag-fall, mga taong nagkakasala. So ang banggit, kailangan muna natin mga kapatid kausapin mag-isa. Kung hindi siya makinig, magsama tayo ng dalawa hanggang tatlong saksi para mapagtibay ang bawat pinag-uusapan. At kung hindi pa rin siya makinig, sabihin mo sa iglesia. By the way, ang iglesia, hindi po ito buong congregation. Kundi pag sinasabing iglesia, binubuo po ito mga kapatid ng mga elders sa church or mga board of trustees. Binabanggit po ito mga kapatid. O ibig sabihin ko lang, mga officials sa church, mga leaders sa church. Hindi po sasabihin sa buong congregation. Kasi pagkaintindi natin, pag sinasabing iglesia, is lahat na po ng tao may kinalaman o wala, hindi ho. Pag may problema ho tayo sa church, kailangan yung core leaders lamang po ang nakakaalam, mga kapatid. Dahil again, lalo na kapag mga maselan yung ating mga isinasaayo sa na problema sa church. Kaya nga mahalaga, yung mga counselors po natin, yung mga nasa leadership, ay hindi ho mga chismoso at chismosa, dahil lalo na hindi naman po maiwasan na magkaroon po ng mga maselan na problema sa church. Kaya ngayon, kung hindi pa rin makinig sa mga leaders, sa mga officers sa church, then ipalagay mo silang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Hindi sinabi ng Bible na disiplinahin mo ng anim na buwan, itiwalag mo, patalsikin mo, sipain mo sa church. Hindi ho ganun ang sinabi ng Bible. Kasi may mga tao talagang resistant, brethren. Hindi sila tatanggap ng payo, hindi sila magtatanggap ng advice. So ang sabi ni Jesus, kung hindi pakinggan ang mga officers, mga leaders ng church, then palagay na lang natin silang hintil at maniningil ng buwis. Ano bang ginagawa natin sa mga makasalanan, sa mga hintil, maniningil ng buwis? Of course, we do good to them because we want to convert them into Christianity, of course. Hindi po disiplina mga kapatid, hindi po pagtiwalag, hindi pag-kick out, hindi pag-excommunicate mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko na subukan po natin, kasi kung ang disiplina ng church nakapagpapabago ng tao, di lahat na lang ng tao natin sa church or members sa church, disiplinahin natin para magbago sila lahat. Pero to tell you frankly, brethren, ang disiplina cannot change lives. Only God, only Jesus can change lives, brethren. Kaya dito, hindi po natin pwedeng na
itiwalag o whatever, kundi ituring natin silang hintil at maniningil ng buwis. Other word, ituring natin silang makasalanan. At again, ang mga makasalanan, para po natin sila mahikayat sa Panginoon, ay atin silang pinagmamabutihan. Gawin na lang natin sila ng mabuti. Pero, of course, wag po natin silang i-involve sa ministry. At lalo, wag po natin sila, mga kapatid, gawing leader ng ating iglesia. Kasi, hindi nga marunong makinig. Treat them as a visitor. Treat them as, sabi natin, ordinary member. At itrato lang, basta pahayaan lang po natin sila kasi hindi man sila nakinig sa council. O ito po ang procedure, brethren. To sum up sa ating sinasabi, counseling procedure. First step, confront the offender. Kausapin mo siya mag-isa muna. E ngayon, pag mag-refuse, punta ka sa second step, challenge the offender. Ano, bakit ko binanggit ng challenge? Siyempre, para bang hahamunin mo siya, hihimukin mo siya, para magbago, para magsisi, para talikuran ang mali. At of course, with 3 witnesses or 2 witnesses na binabanggit sa Bible. At kapag nag-refuse pa rin, then punta ka sa third step. Counsel them. Counsel the offender. Patawag mo na ngayon ang mga leaders. Ipatawag mo na ngayon ang mga officers ng church. At atin i-counsel siya na ito yung mga disadvantage, ito yung advantages, ito ang pwedeng maging consequences, ito ang pwedeng maging results. So, like that, so on and so forth. And of course, we will counsel him or her with the Word of God. At kapag nag-refuse pa rin, punta tayo sa first step. Consider the offender. Anong binanggit kong consider? Consider him na lang as sinner. Consider him or her na lang na isa pong visitors sa church, brethren. So, yun po ang procedure, mga kapatid, kasi hindi naman lahat ng mga tao talaga ay nakikinig sa payo at advice po ng pastor. Pero tandaan po natin, mga kapatid, ang Diyos, hindi po siya mapagdisipli ng Diyos, mga kapatid. Sabi ko nga, hindi yung pag nagkamali tayo, pinapalo tayo ni Lord. Hindi ho, mayroon siyang takdang panahon, napaparusahan niya ang mga masama. At ano po ang ginagawa ng Diyos? Gumagawa lang po siya ng mabuti. Kasi ang sabi nga po ni Pablo sa mga taga-Roma, ito po ay binabanggit sa Romans 2:4, o hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod, pagpapasinsya, tolerance, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. So ang Lord, ang ginagawa lang po niya sa mga sinners para mag-repent, of course, gumagawa lang po siya ng mabuti. Anong ginagawa ng Diyos sa kasalanan at kasamaan? Of course, ang sabi ng Bible, siya po ay nagtitiis at nagpapahinuhod o nagpapasinsya, mga kapatid. Kaya the goodness of God ay pwedeng umakay sa pagsisisi. Malay natin ang isang taong ayaw tumanggap ng pagtuturo, ayaw tumanggap ng pagtutuwid, ayaw tumanggap ng payo, then itatrato natin siyang makasalanan. Gawan lang po natin ng mabuti, malay mo sa kagagawa natin ng mabuti, ma-realize niya rin po ang kanyang mali at siya po ay magsisi. Ang tanging trabaho natin, mga kapatid, sa ating mga kapatiran na mga nagkakasala ay magpalaala. Hindi po natin papel ang humusga, hindi po natin papel ang maghukom, hindi po natin papel ang magparusa, hindi po natin papel ang magkondena, mga kapatid. Ang papel po natin ay magpaalaala. There are several scriptures na bubabanggit po dito, mga kapatid. Second Thessalonians 3:15. At gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. So ang trabaho natin, magpalaala bilang kapatid. Mga kapatid, huwag natin ituring na kaaway yung mga taong nagkakamali. In fact, mga kapatid, yung mga nagka-counsel din, hindi naman perfect yan eh. Nagkakamali din po yan eh. Nagkakasala din po yan eh. So anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Our task, our role, brethren, is
to remind them, magpalaala lamang po sa ating mga kapatid. Isa pa hong scriptures na binabanggit po ng Biblia, 1 Timothy 5:20. Sila na mga nagkakasala ay paalalahanan mo sa harap ng lahat upang ang iba na may mga takot. Paalalahanan lang, hindi po yung tinatawag mga kapatid na para bang ipapahiya natin sa madla. Talagang iaano natin sa ere. Mga kapatid, ang sabi ng Bible, paalalahanan natin siya sa harap ng lahat ng tao upang iba naman ay makapag-ingat din, mga takot din, mga kapatid. At isa pa hong talata na binabanggit sa 1 Thessalonians 5:14, at aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong paalalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapagpahinuhod kayo sa lahat. Kaya dito, paalalahanan ang mga manggugulo, yung manggulo sa church, yung manggugulo sa church, gumagawa ng gulo, laging nagsisimula ng gulo. Ang tawag ng Bible, paalalahanan po natin sila. And then last verse, 1 Corinthians 4:14, ito po ang wika naman ni Pablo sa mga taga-Korinto. Hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Mga kapatid, again, our obligation is to remind them, magpalaala lamang po. Wala po sa ating mga kamay, again, ang humatol, humusga, magparusa, magkundena sa mga taong nagkakasala, mga kapatid. Hindi ho tayo Diyos at hindi ho tayo ang mailalang sa kanila. Kaya tayo ay nariyan para sa kanila, para palalahanan ang mga taong nagkasala. So again, ang tanong po ng ating kapatid na si Brother Ronald Flores, ano ang gagawin sa member na nagkaroon ng relasyon sa isang elder na may asawa? Then of course, yun nga po, binanggit ko na po kanina ang procedure po ng counseling. I-counsel natin, at ang objective natin sa counseling ay ma-restore ang kanyang buhay. Hindi po para parusahan, hindi para i-disiplina, mga kapatid, hindi para i-kundina, hindi para i-judge, kundi para ma-restore siya sa kabutihan ng ating Panginoon. So I hope Brother Ronald Flores, I answered your question. May the Lord bless you.